Siya po ang kinagurian natin na totoong resource speaker ng Hakbang na Maisog since day one, nandyan po siya. At siya din po ang tinagurian natin kingmaker kung bakit nakaupo ang ating presidente. Bigyan po natin ng masigabong pagpupugay at palakpakan, walang iba, kundi si Attorney Vic Rodriguez! Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. At maraming salamat, pinag-aksaya niyo po tayo ng panahon ng umaga upang pag-usapan yung mga maiinit na nangyayari sa ating bansa. At meron na rin ho mga naon ng magagaling na nagpahayag ng kanilang pananalita bago sa akin. At siguro naman ay na-absorb po ninyo kagaya ng inyong mga pagpupulong sa inyong organisasyon sa pamumuno ni Pastor Boy de la Cruz. Maraming salamat sa pag-organisa ngayong umaga at ang inyong Alliance Reform Philippines. At kasama rin natin ngayong umaga si Ginoong Bong Alonto at nakikisa sa ating ginagawa sa Hakbang na Maisog. At si Mike Diasis ng Secgen ba? Si Mike? Secgen ho ba? Secretary General ng Alliance Reform Philippines. Ganon din ang ating District 2 Chairman. Is that Mike? Yeah. Mike, si Mike Asis. Banggitin ko na rin yung mga pangalan natin ito, si Emiliana Arellano at Rowena Campo. Ganda umaga. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Siguro sa panimula, importante munang malaman natin bakit kayo naririto ngayong umaga. Kaya mahalagang malaman at masagot natin kung bakit kayo narito ngayong umaga. Napakarami ho ninyong mga gawain bahay, may mga trabaho, may mga anak buhay, may mga kung ano-ano personal errands. And yet, this morning, you decided to be here. Probably because you want to know more about many issues and what's happening to our country. Or probably because you have already made the decision and you have decided to be part of Hakbang na Maisog at maging mga maisog. Dahil ang ginagawa po natin ay isang bagay na kung saan natin pinaglilinaw yung mga problema ng bansa na hindi ho lumalabas sa mainstream media. And speaking of mainstream media, I'd like to thank all the vloggers who are here today joining us. Thank you very much and congratulations by the way. Dahil mismo ang I think the director of Google na ang nagsasabi na na tinalo na ng social media ang mainstream media. Sinabi na nila na the new TV now is social media, yung YouTube, yung Facebook. And mabuti yan sapagkat makikita ho natin yung mga totoong nangyayari sa ating bansa, hindi na ho lumalabas sa mga pahayagan. Wala na yan, dyaryo. Wala na po yan. Ang dyaryo at ang mga mainstream news ay hindi na source ng information. Ito ay converted na into government propaganda. Sila po ay naging propagandist na ng gobyerno. Naging mouthpiece na sila ng gobyerno na kahit anong gustong palabasin ng gobyerno, yun na lang ang kanilang inilalabas sa kanilang mga platforms. Hindi na po yung totoong balita. Kaya yung meron po mga television show dyan na nagsasabi sila ang kanluran ng katotohanan, walang kinikilingan, servisyong totoo lang, hindi po totoo yun. Nung araw maaari, pero ngayon ay hindi na. Ayan ho yung tinatawag nating elephant in the room. Yung mga dapat pag-usapan pero iniiwasan. Pero dito sa Hakbang na Maisog, isang forum na kung saan lahat po ay maaari natin pag-usapan. At simulan po natin dito sa gagawin nating pagkilos sa September 21 sa Sabado. Nabanggit po ito ni Agent J.M. Morales na kung kayo ho ay may panahon, iniaanyayaan ko po kayong lahat
na sumali sa ating gagawing pagkilos sa darating na Sabado diyan po sa Liwasang Bonifacio, ang luksang bayan. Nagluluksa po ang bayan sapagkat napakaraming problema ang sadyang hindi tinutugunan ng ating... Simulan po natin sa usapin ng ayuda. Siguro, ang ilan sa inyo from time to time ay nakakatanggap ng ayuda. Kung magkano halaga, 3,000, 5,000, 7,000, hindi ko nalalaman. Subalit ang ayuda ho ay panandalian lunas lamang. Yan po ay hindi maaaring gawing polisiya ng gobyerno. Ang kinakailangan pagtuunan ng gobyerno is putting money kung saan po ito magiging self-sustainable, magiging sustainable at magiging reliant. Yung ayuda po, ginagamit lamang po yan pag may panahon ng kalamidad. Pantawid? Pantawid lamang. Pantawid, gutom, o di kaya ay pag may panahon ng bagyo, halimbawa sa ibang lugar, pumutok ang bulkan at kinakailangan magbigay ng tulong sa ating mga nasa lantang kababayan. Pero hindi po maaaring gawing policy yan sapagkat hindi po kaya ng gobyerno. Wala pong pera ang ating gobyerno. Sa kasalukuyan, ang pondo po ng gobyerno natin ngayon, ang budget po natin for 2024 ay 5.7 trillion. 5.7 trillion, not billion, not million. 5.7 trillion. Subalit yung 5.7 trillion na yan, 500 billion po dyan, itinaba nila para sa ayuda. Ang ayuda muli, pantawid yan pag may panahon ng kalamidad, pag may panahon ng sakuna. Halimbawa na lang po, nung panahon ng bagyong Enteng. Anong bagyong Karina muna? Simulan natin sa bagyong Karina. Bagyong Karina na sinabayan ng Habagan. Napakalaking bahagi ng buong Luzon at Metro Manila, pati na dito sa atin sa Quezon City, ang nabaha. Subalit, wala tayong nakita na nagbigay ng ayuda. Nitong nakaraang malakas na pag-ulan na naman ng Habagat, sinabayan ni Bagyong Enteng. Maraming lugar na naman ang binaha at nalubog sa tubig. Yung nabaha po noong panahon ni Bagyong Karina, noong July, they're just recovering doon sa baha na dinulot nung Karina, dinaanan na naman noong Bagyong Enteng at sinabayan pa ng Habagan. Subalit, wala pong nag-abot ng ayuda. And yet, ang budget po na itinabi ng gobyernong ito under Marcos administration ay 500 billion pesos. Marapat na malaman ninyo sapagkat lahat po tayo dito sa function room na ito, ako'y naniniwala, habang tayo po'y lumalaki nung tayo'y mga bata, wala naman sigurong nangarap ni isa sa atin dito ngayon na paglaki ninyo, pagtanda ko, ang pangarap ko makatanggap ng ayuda sa gobyerno. Meron ho ba na yun lang ang pinangarap sa buhay? Tumanggap ng ayuda? Yun ho ang ginagawa ng gobyerno ito. Hindi dahil gusto nila kayong tulungan. Hindi dahil gusto nila makatulong sa inyo. Binibili po ang inyong dignidad. Binibili ang inyong pagkatao. Binibili ang inyong boto. Ibinibili ang kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Dito po sa pangmamaiso, ang ating advokasya, humihingi tayo for transparency, accountability, peace and security. Transparency o yung pamunuang may aninaw. Accountability, yung pamunuang may pananagutan, kapayapaan at seguridad. Hinahanap po natin yung ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA noong July of 2023 na 5,500 flood control programs na raw ang naipagawa niya mula nang siya ay manungkulan bilang Pangulo. At yung halagang yan
ay 500 billion pesos na rin, higit kumulang. So mag-isip ho kayo, mga kababayan, 500 billion pesos sa ayuda and another 500 billion pesos for flood control programs. 1 trillion pesos na po lahat yan. Nasaan yung 500 billion pesos ng ayuda? Hindi po nararamdaman yan noong mga karapat dapat talagang tumanggap at mabigyan yan. Nasaan yung 500 billion pesos na flood control programs, yung flood control funds? Maya't maya, umulan lang, tayo ay binabaha. Noong isang araw lang, sa takot ng gobyernong bumaha muli, nagdeklara ng walang eskwela. Napakainit naman. Yan ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Pinagtatakpan nila yung napakarami nilang korupsyon, pagkakamali at palpakan. And what a way to cover it, magdeklara ka na naman ng walang eskwela. Napakainit at tirik ang araw. Ang pagdideklara ho kasi ng walang pasok basis sa bagyo ay dinidikta po yan ng siyensa. Science dictated po yan. Hindi po yan dapat sa kapritsyo lang ng mga nasa gobyerno. But anyway, ito po yung mga pangunahing issues na inaharap natin. And of course, baka hindi rin ninyo naririnig sapagkat hindi binabalita sa mainstream media, yung ating pong estado na tayo po ay nasa bingit ng digmaan laban sa bansang China. Digmaan kagaya po ng World War I, kagaya ng World War II. This could be, pag hindi natin napigilan ito, this could be the beginning of World War III. At ang World War III na yan, nuclear yan, that could spell the end of humanity. Kaya po dito sa habang ng maisog, ang sinisigaw po natin, no to war. Wala po tayong panalo sa digmaan. Let me just take you back 80 years ago. 80 years ago, dumaan po tayo sa World War II. Kung saan tayo sinakop ng bansang Hapon. At noong mga panahon na yon, nakita naman ninyo yung widespread destruction na dinanas ng bansang Pilipinas. 1 milyong Pilipino ang namatay noong World War II, na kung saan ang ating populasyon ay around 60 million Filipinos pa lamang. 80 years ago ho yun. After 80 years, kayo na ho ang sumagot. After 80 years mula noong World War II, yumaman ba ang Pilipinas? Hindi po. Lalo po tayong naghihirap. Huwag ho kayong maniniwala sa sinasabi ng mga nasa gobyerno na mahirap ang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas, kaya nga tayo ayaw iwanan at tantanan ng Amerikano. Ang nagpapahirap po sa atin, ang nagpapahirap sa inyo, kung tatanggapin pa rin ninyo, ay ang korupsyon. Ang korupsyon ang mga korupsyon. Subalit yung korupsyon ay huyan, I'm already 50 years old. When I was very, very young, naririnig ko na ho na ang problema ay korupsyon. And I see many people here much older than me. Alam kong narinig nyo na rin ho yun before me. Pero hindi pa ho ba may pagod? Yung kwento 50, 60, 70, 80 years ago, kwento pa rin ngayon. Yung sinasabing korupsyon ang problema 50, 60, 70, 80, 100 years ago, problema pa rin ngayon. Hindi ba kayo napapagod? Ito ba ang buhay na gusto ninyong manahin ng mga anak ninyo? Hindi tayo dapat tumayag. Bilyong-bilyong piso ang linulustay ng Marcos administration sa korupsyon. Nakita naman ninyo, naglabasan biglang
yung doon sa mga mamahaling gamit ng mga kongresista, particular na yung congresswoman ng Marikina. Ang isang bag di umano'y nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Sa ordina, ang isang relo ay nagkakahalaga ng 4 million, 5 million pesos. Magkakano lang ang sweldo ng kongresista? At yung relong sinusuot nila na halagang 5 million, 15 million, 20 million, pangarap na po ng ordinaryong Pilipino yon na magkaroon ng ganong pera sa bangko nang sa ganon ay hindi naman makaranas ng sobrang hirap. And yet, baglang ho yun ng mga kongresista. Relo lang po yun ng mga kongresista. Yun yung mga bagay na ibinabalik ko muli sa inyo. Hindi ba kagalit-galit? Kayo ba'y hindi nagagalit? Alam kong ang Pilipino ay matimpiin. Alam ko ang Pilipino ay pasensyoso. Pero wag naman pag kinakaladkad mo na ang buong bayan, ang buong bansa sa korupsyon. Kailangan tayong magdeklara ng gera laban sa korupsyon. Kailangan tayong magdeklara ng digmaan laban sa korupsyon. Huwag ho kayong makukontento sa ayuda. Yung ayudang para sa inyo, binubukulan pa kayo nung nagbibigay sa inyo. Mahirap na nga ang buhay. Ang tatanggap ng ayuda ay yung hindi nakakariwasa sa buhay. Tama po ba ako? Mahirap na nga yung bibigyan mo. Ginagawa mo pang miserable ang pagtanggap ng ayuda. Kakarampot na pera na nga lang para sa nangangailangan, kinukupitan pa ng mga tao sa gobyerno. Hanggang kailan kayo papayag magpatuloy ang ganitong kalakaran sa ating bansa at sa ating gobyerno? Kami ho dito sa habang ng maisog, maraming beses na akong natanong, ano ho ang magagawa ng habang ng maisog para sa amin? Sabi ko, wala. Ito na ang ginagawa ng habang ng maisog. Nagiging boses ninyo. Nagiging tinig ninyo. We go around the country, kinakausap natin ang iba nating kababayan, pinapaalam natin yung mga totoong problema. Hindi ho namin sinisilaban lang ang inyong damdamin. We are informing you because an informed citizenry, yan ang maganda. Sa tingin ko, pagka nalalaman ninyo ang tunay na kalagayan ng ating bansa, ay may pag-asa tayong umunlad. Ngayon, yan ang ginagawa ng hakbang na maisog. Ang magandang tanong siguro, huwag naman kayo magtatampo. Ito naman ang purpose ng ating paghaharap ng umaga. Kayo, ano na ang nagawa ninyo para sa bansa? O, ano ang kaya ninyong gawin? Ano ang handa ninyong gawin para sa ating bansa? Kinakailangan ho tayo magtulungan. Kinakailangan nating ipabot ang ating nagkakaisang tinig sa gobyerno na galit na tayo sa korupsyon. Sawang-sawa na tayo sa korupsyon at dapat nang tigilan ang pagnanakaw ng buwis na binabayan natin sa kanila na dapat sana ay ginagamit sa different social services. And that is what Hakbang ng Maisog is all about. But we have to stand united. Kinakailangan tayong magkaisa. You have to be heard. Kinakailangan kayo marinig. And most of all, you have to make a stand. You have to make your stand. It's all up to you now, ladies and gentlemen, if this is the kind of life that you want to have and continue. Kung ganitong uri ng pamumuhay ang gusto niyong ipamana sa ating mga anak, sa ating mga apo, at sa ating mga magiging susunod pang sanin lahi.
nasa sa inyo. Subalit, sa tingin ko naman, kayo ay naririto ngayong umaga, hindi lamang para pakinggan at mabusog na mga kung ano-ano magagandang pananalita, kundi upang ipakita at ipadama that you are now united and that you are now ready to be heard, and soon, I hope, very, very soon, you will be ready to make your stand. Yun po ang hakbang ng maiso. At ito pong darating na taon, 2025, ang panukalang budget to, kung kayo'y nalalakihan na, sa 5.7 trillion pesos budget for this year, next year ang budget to ay 6.35 trillion pesos. Palaki ng palaki, lobo ng lobo. Subalit, ang utang ho natin ay palaki rin ng palaki. End of July, ang utang po ng Pilipinas, ang national government, ay around 15.9 trillion US dollars. Malaking pera na po ang ating pagkakautang. At yan po, hindi libre, utang nga po eh. Para rin po yung utang sa kung saan man, whether formal or informal financial provider. Pagka ng utang ka, babayaran mo ng interest. Tayo ho, wala na ngang pera ang gobyerno, palaki pa ng palaki yung proposed budget nila. Okay lang sana kung ibinibigay sa ating mga Pilipino. Okay lang po sana kung pinapatupad ng tama yung mga infrastructure projects. Okay lang sana kung totoo yung 5,500 flood control projects. Pero nasaan ho lahat yan? Ito yung mga bagay na sana pag-uwi ninyo, pagbalik ninyo sa inyong mga pamayanan, kesa pag-usapan natin kung sino ang bagong kalaguyo ng kapitbahay o di kaya ano yung uso doon sa parlor o sa barbersa. Ang pag-usapan po natin, itong mga usaping bayan na nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Halimbawa na lang ho, napakaraming mga ina ngayong at kababaihan ngayong umaga. Yung 500 piso po ninyo ngayon, mas marami ho bang nabibili kesa sa 500 piso ninyo nung nakaraang taon? Wala na. Pag hindi kayo kumilos, pag hindi tayo nagkaisa, pag hindi kayo tumindi, yung 500 pesos po nating lahat next year, higit pang walang mabibili. Yung sinabi nilang magbumura ang bigas nung tinanggal yung taripa, meron bang murang bigas? Sinabi nila magkakaroon ng 29 na kilo ng bigas, pesos per kilo ng bigas. Meron pang 29? At least yung 29 pesos per kilo, malapit-lapit sa 20 pesos per kilo. Subalit may 29 pesos per kilo ba kayong nabili? Panay kasunumalingan ang gobyerno ito. Ang gobyerno ay naririto upang itulak ang kabutihan at pigilan ang kasamahan. Para din pong simbahan yan. Ang simbahan no exists to promote good and restrain what is evil. But ano ang gagawin natin? Kapag ka mismo ang gobyerno na ang nagtutulak ng kasamaan at pinipigilan ang katotohanan at pinipigilan ang kabutihan, kinakailangan po tayong kumilos. Iparinig natin ang ating nagkakaisang tinig sa gobyerno. Huwag mo kayong matakot. Ang hakbang ng maiso ay hindi nananawagang papagsakin ang gobyerno. Subalit ang hakbang ng maiso ay nananawagan for transparency, accountability, peace, and security. At kung magkakaisa ang taong bayan, at yan ang magiging resulta, ang pagpapalit ng rehimen, and so be it. Because kinikilala po
ng ating saligang batas ang ganitong uri ng pagkilos at malino po yan sa ating Article 2, Section 1 of the Constitution that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Lahat po ng kapangyarihan ini-enjoy ng kahit na sino sa gobyerno mula pangulo hanggang sa pinakamababang antas sa kagawad or SK chairman or SK kagawad, nagmumula po yan sa taong bayan. Hindi po sila ang nagmamay-ari ng Pilipinas. Sila po ay nariyan lamang pananggalian. At sa panahong nandyan sila, dapat bigyang buhay din nila yung Article 11, Section 1 of the Constitution that public office is a public trust. Kinakailangan pangalagaan nila yung tiwalang ibinigay natin sa kanila sa pamamagitan ng balota, sa pamamagitan ng mga boto ninyo. At kapag ka sila ay hindi na tumatalima sa kanilang social contract with the Filipino people, at dyan po ay maglingkod ng maayos. Ingatan ang pera't kaba ng bayan, huwag itong lustayin, at higit sa lahat, huwag itong mauwi sa korupsyon. Kinakailangan na po tayong kumilos, kinakailangan tayong magkaisa, kinakailangan tayong tumayo, at kinakailangan iparinig ang inyong tingin. Alam ko rin ho na hindi madali para sa bawat Pilipino. Subalit, kagaya nga po nung nanabanggit ko kanina, ano ang handa ninyong gawin para sa ating bayan? Ano ang handa ninyong gawin para sa ating bansa? Kinakailangan ng kaunting sakripisyo, kaunting panahon. Kung maaari, ibigay po nyo yan na marinig tayo ng gobyernong ito at baka sakali naman ay pakinggan tayo at gamitin na nila sa tama ang pera ng bayan sa natitirang panahon nila sa panunungkulan. Yun lamang ho. Maraming salamat at magandang araw sa inyo. Magandang salamat po ang ating